Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bali, nandito tayo ngayon sa tapat ng bahay namin sa Barangay Filin, Bisbagon Silang. So, tignan natin ngayon guys yung ilog na to kung gano'n nakataas yung tubig. Bali, mababa na yung tubig ngayon guys, tsaka hindi na masyadong malakas yung agos. Dito po kasi dumadaan lahat ng tubig na galing sa bundok. Kaya kapag nagsama-sama nga po yun, eh sobrang tumataas po talaga yung tubig dito. Talagang bumabaha po talaga dito. Ito yung gate guys, papasok ng Elbinda 7. Ayan. Dito medyo mataas pa rin yung baha kasi yung mga naglalakad lagpas tuhod pa nila. Bali, hindi na po natin papasukin tong lugar na to kasi baka tumirik yung motor natin dito. Kahit malapit sila sa ilog guys, hindi pa rin humuhupa yung baha kasi baka barado na yung mga drainage dito
Kaya siguro hanggang ngayon medyo mataas pa rin po yung tubig dyan. Ito naman yung kabilang gate. Grabe, sobrang kapal ng putik. Ayan guys, dahan-dahan lang tayo kasi medyo madulas tong putik na to. Grabe yung mga nakuhang putik dito guys, oh. Halos gabundok na siya. Ito yung isa sa pinakakawawa talaga na naapektuhan itong bagyo, itong barangay Kuyab. Dito sa lugar na to, konting ulan lang na malakas. Baka agad dito. Ayun oh. Halos wala na kasi talagang mapupuntahan yung tubig eh. Wala kayong makikita ang mga drainage dito sa gilid. Kung may kanal man, masyadong mababaw. Ayan guys, grabe. Yung kalsada dito parang naging rough road na sa sobrang kapal ng putik. Mga naglalakad dito, mga nakabota na yung iba. Wala naman ang tubig, pero yung putik naman, sobrang kapal. Kawawa dito eh. Kawawa yung motor. Ang bigat na nung gulong ko eh. Dapat dito mataas yung bahay mo guys. Kumbaga may extra kang ano, para hindi ka pasukin ng tubig basta-basta.
Kasi tignan nyo naman yung mga bahay dito, halos pantay lang sa kalsada. Kaya talagang kapag kabinaha, pasok lahat sa bahay nila yung tubig. Kawawa yung mga kababayan natin dito, guys. Ayan si Kuya, oh. Pinapala niya na yung putik. Ang hirap kuminos kapag ganyan. Lalo na yung mga estudyante na papasok, nako. Bago makarating sa eskwela, talagang putik-putik na sila. Oh, mayroon pang bahay na natangay ng agos, guys. Ah. Bubong na lang yung natira. Delikado yung mga bahay dito sa gilid ng ilog. Mula dito, guys, kita natin yung Ilaya, yung pinaka Laguna de Bay. Kaso hindi naman natin siya mapuntahan kasi malalim yung tubig na dadaanan natin. Tsaka talagang mataas na rin yung tubig dito sa Laguna de Bay. Parang nag high tide na talaga siya, no? Dahil sa sobrang dami ng tubig na naipon dyan sa ilog na yan. So balik na tayo, guys. Hindi na motor yung kailangan idaan dyan. Kailangan bangka na yan. Itong tapat ng McDo tsaka ng Jollibee, palagi pong baha dito. Matagal siyang mawala kasi siguro barado na rin yung mga drainage nila dito. Yan, dito muna tayo dumaan sa baha para malinis yung ilalim ng motor natin tsaka yung gulong. Yung dinaan natin sa kuyab kanina, sobrang kapal ng putik. Mas mataas pa kagabi to, itong baha na to. Wala pong makadaan dito kagabi. Pasukin na rin natin yung Barangay El Binda. Yan, itong bungad lang naman para makita nyo yung papasok dito na sobrang baha din. Ayan, no. Wala nang ulan pero sobrang taas pa rin ng tubig dito. Pero dito naman, guys, yung baha dito lang sa pinakabungad lang talaga, yung pagpasok lang talaga ng El Binda. Pero sa loob, hindi naman na po masyadong baha dyan.
para tayong naka jet ski dito eh. Ilog na tong dinadaanan natin. Dito naman tayo ngayon guys sa may barangay Landayan. Bali dito guys, bago pumasok ng South Fairway, okay naman dito. Kung mamimili kayo, wala naman pong problema dito kasi wala naman pong baha. Dito guys, bali ito yung pangunahing transportasyon dito. Bukod sa tricycle, itong pedicab yung nasa harapan natin. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung mga pedicab dito, mataas. Baga malaki yung gulong. Kasi panlaban po nila yan sa baha para yung pasahero nila eh, hindi mabasa. Kaya yung mga pedicab dito ay matatangkad. Ayan, sobrang dami ng mga pedicab, di ba? Ayan, nandito na tayo sa may tulay. Ito na yung pinakamataas sa lugar na to. Itong tulay na to. Tapos pagbaba natin dyan sa may South Fairway, ayun o, tingnan nyo baka dun o. Guys, bali baba na tayo ng tulay. Nandito pa lang guys, talagang baha na rin. Malaki po to ah, itong lugar ng South Fairway Landayan, malawak po yan. Pero dito pa lang po sa bungad, eh baha na. Ano pa kaya dun sa bandang gitna, tsaka dulo. Siguro hanggang bewang na yung tubig dun. Ayun guys, o si Kuya o. Namamasahero siya o, yung mayroong upuan. Meron siyang bangka-bangka o. O diba, astig. Pag mga ganitong baha guys, mag-iingat po tayo kasi baka mayroon pong mga iinang daga. No, napaka-delikado po ng leptospirosis, lalong-lalo na po kapag may sugat yung mga paa natin. Siguro dapat po eh magbota na lang po tayo para maiwasan natin yung sakit na yun kasi napaka-delikado po nun. Ayun guys, so tignan nyo yung mga pedicab. Kayang-kaya yung baha. Alright.
Siguro guys, hanggang dito na lang ako. Hindi ko napapasukin yung loob ng South Fairway kasi hindi kakayanin ng motor ko yan. Ayan, tignan lang natin. Yung mga bike dito, talagang mga mountain bike yung mga gamit nila. So, balik na tayo guys. Lakas ng agos. Ah, alam. Yung ibang lugar guys, hindi ko siya sinama sa vlog natin. Yung Pasita, Santimum, Alindola, okay naman po yung mga lugar na yun. Yung Binahaman, saglit lang po. Tsaka humupa na kagad yung baka. So, itong mga pinakita ko sa inyo ngayon, ito lang po talaga yung mga naapektuhan ng bagyong Sipaing. Mga talagang pinalubog sa baka. So, ayun lang guys. Please like and subscribe my YouTube channel.